ng dating daan. Kung talaga bang totoo yung sinasabi niya dahil pinagmamayaban niya, nahirapan ako eh. Ito yung chat niya. Sa paniniwalang tatlo na dumalaw sa sanggol na si Jesus sa Mateo 2:1, ang nakasulat wise men's o mga pantas, maaring dalawa, tatlo o apat sila, masdan mo ang litrato ng bilin. So meron siya pinababatayan yung litrato ng bilin. Alam ko meron ka niyan, bro. Nakikita dyan sina Maria, Jose at sanggol na si Jesus. Nakikita rin ang tatlong mga hari. Ito yung tanong niya. Paano mga hari yan? Walang kasamang mga ayudante. Kumbaga wala mga alipores, no? Kung ikaw ang hari, papayag ka ba hindi mo kasama ang ayudante mo? Kapag maglalakbay ka, syempre hindi kahit saang maglakbay ang haring, syempre kasama talaga ang ayudante niya. E yung tatlong hari na makikita sa litrato ng Belen, walang kasamang mga ayudante. So, para sa kanya, paano naging hari yun? Eh, walang mga ayudante. Walang mga alipores. Paano naging mga hari yun? Yung three wise men. So, ang sagot niya, paano naging mga hari yun? Ito naman ang sagot ko. Ang pagpunta ng mga hari ay hindi nakabatay sa mindset nyo. Kasi mindset kasi ni Agustin Taliseta, pag ang hari ay umalis, mayroon siya kasamang ayudante. Yun ang kanyang mindset. Kaya ang sagot ko sa kanya, ang pagpunta kasi ng mga hari ay hindi nakabatay sa mindset nyo. Ang hirap kasi sa iba, inilalagay nila ang kanilang sariling unawa. Yung unawa niya kasi, dapat paghari, may ayudante. Inilalagay nila ang kanilang sariling unawa sa karakter ng Biblia, gayong hindi naman sila yon. Ang tawag dyan, accommodated sense or I see Jesus. Sabi ko sa kanya. Ngayon, sumagot na ako ha. Sumagot ako doon. Parang naging hari yon eh, wala namang ayudante. Ang sagot ko sa kanya, ang pagpunta ng mga hari ay hindi nakabati sa mindset niya kasi ang mindset niya kailangan may ayudante, hindi lahat ng pagkakataon mayroong ayudante. Sabi niya, di ba kapag maglakbay ang hari kasama yung ayudante niya? Sabi niya. So, yun ang tanong ha. Ito naman ang sagot ko. Hindi ako sang-ayon dahil hindi lahat ng hari pag naglakbay ay may kasamang alipores. Halimbawa na lang si Kristo mismo. Si Kristo ginawa kong batayan. Ay hari, ngunit naglalakbay siya ng walang kasama gaya na lamang nung siya ay nag-ayuno ayon sa Mateo 4. Nung siya ay nag-ayuno, naglalakbay siya noon. Siya ay nag-ayuno. Mag-isa lang siya at walang kasama noon. Kaya hindi lahat ng hari, gaya ng mindset nyo kung mag-isip. Yan ang aking sagot. Next question naman. Sa madaling salita, yung tanong niya, nasagot ko na, no? Na hindi lahat ng hari naglalakbay kailangan may ayudante. Si Kristo mismo ang pinakamataas na hari pero walang ayudante yun nung siya naglakbay para magayuno. Ngayon, sabi naman niya, bukod kay Kristo, may dokumento ka na ba na may hari na naglalakbay walang kasamang ayudante? Ang sabi ko, si Kristo mismo, may naisagot na ako, kaya hindi ko na problema kung kukontrahin mo sa pamamagitan ng paghahanap ng iba. Kasi yun isang patayan na hindi lahat ng hari naglalakbay na merong ayudante. Ang daming mga kilalang hari. Halimbawa na lang, sample na natin no, si Ramon Magsaysay. Sample na natin na si Ramon Magsaysay bilang presidente ay hari ng Pilipinas yan. No? Sa kanyang panahon, naglalakbay siya doon sa mga bukirin, walang ayudante yan. Hindi nga makilala ng iba eh. Nakasuot pa ng magsasaka. Nagtatanong-tanong kung anong mga kailangan natin dito, ano kayang mga kulang natin dito. Yung mga magsasaka naman, nagsasabi naman kung ano yung kanilang kinakailangan. Di nila alam ang kausap nila, presidente na pala. Walang ayudante yun. Isa pa yun, no? Sabi ko, may naisagot na ako, kaya hindi ko problema kung kukontrahin mo sa pamamagitan ng paghahanap ng iba. Akala ko ba nagsasaniksik ka, ba't para makikipagdebate ka? Si Kristo na mismo ang pinakamataas na naging hari sa lupa, hahanapin mo pa ng iba. Hanapan mo pa ng iba.
Kaya ako pumatol dahil lang sabi mo, hahanapan mo ng sagot. Ah, hahanapan mo ng sagot, ngayon binigyan na kita ng sagot at parang kinukontra mo. Huwag mo na lang kontrahin, dahil relevant naman yung sagot ko at responsive naman sa question mo, kaya next question na lang. Ngayon, yung sinabi kong yon, pinagmayabang niya man doon doon sa isa, eh, Jermaine, sabi niya, bro, sagutin mo yung tanong ni Talister tungkol sa tatlong hari, nahirapan ka daw sumagot, bigda niya sa akin. Magyabang na naman. Sabi ko, pumasok siya sa messenger room niyo po, binigyan niyo po ng link, bro, JD, salamat po. Oh, yun, so nagyabang siya na nahirapan daw ako. Sinagot ko naman yun na hindi naman lahat ng hari pag naglalakbay kailangan mayroong ayudante. Sana sagot ko na. Kaya sana kung nanonood si Agustin Talisar ngayon, huwag kang magsabi ng kasinungalingan na nahirapan ako. Then napaka-easy ko lang sinagot yun eh. Yung dagay ko pa ngayon ng ibang sagot, Ramon Magsaysay. Oh, dami. Baka yung mga ibang mga nanonood ngayon, marami silang kilalang hari, naglalakbay siya lang mag-isa. Hindi naman talaga kailangan na kapag hari naglalakbay, merong ayudante. Yung iba, takot dahil siguro masamang tao. Oh, masamang tao siguro, may mga atraso sa ibang tao, sila yung mga naglalakad na merong ayudante. Bakit? Paniguro, kailangan ng bodyguard. Oh. Pero yung mga mabubuti naman tao, lagi natatakutan nyo, maglakbay ng walang ayudante. Oh. So, yun ang ano natin, yun ang ating batayan sa kanyang allegation. Sana Agustin Talisser, huwag kang magpakalat ng mga kasinungalingan na nahirapan ako, ay napaka-easy kong sinagot sa iyo. Kung hindi mo matanggap, di ko na problema 'yon. At least ang sagot ko relevant at responsive sa tanong mo. Di ko na problema kung ayaw mong tanggapin o hindi. Tatanong ka, meron bang hari na naglalakbay na walang ayudante? Ang sagot ko, meron. Una, si Kristo. Ba't ka ba naghahanap ng iba? Sabi mo, maliban kay Kristo, meron bang iba? Eh, naghahanap ka ng hari. Yun, binigay na ko ng sagot ko. At yung hari na ibinigay ko, yun ang pinakamataas na hari sa lahat ng hari. Hari ng mga hari yun. Naglalakad, walang ayudante. Oh. Ba't ka ba naghahanap ng iba? Eh, nasagot ko ng tanong mo. Kaya hindi ko na problema ngayon kung ayaw mo tanggapin dahil hindi umubra yung sa tingin mo ay challenge. No? Yun ha? So, mayroon siyang chinat sa akin ngayon. Tungkol sa tatlong hari ang topic natin kanina, di ba tinanong kita kanina kung may alam ka kung sinong hari ng bawat bansa ang naglalakbay na walang kasamang ayudante. Hindi yan ang tanong niya. Napakasinungaling talaga itong Agustin Talisser na ito. Ang tanong niya, yung tatlong hari sa three wise men. No? Yun ang tanong niya. Ngayon, binago niya, bawat bansa. Ay, napakasinungaling mo talaga, Agustin Talisser. Napakasinungaling mo talaga, basta ang dating daan, ganyan talaga sinungaling. No? Sabi ko sa kanya, bagong problemahin ng ibang relihiyo, mas maganda problemahin mo kung anong mapapala mo kung mananatili ka dyan sa sulpot na tinayo ni Eliseo Soriano. Yan ha? So, yan ang aking ano doon kay Agustin Talisser. Huwag sanang masyadong ano bro. Maraming beses ka na pinataob. Pinagapang ng punto por punto. Huwag masyadong mayabang. Ayoko yung mga ganun. Okay? Move na tayo sa tanungan portion. Unahin ko muna itong si Galaxy J6. Galaxy J6, good evening. Hello, Galaxy J6. Hello po, good evening. Yes, hello, good evening, te. Ano pangalan, te? Si Ate Lorna. Ate Lorna. Nagtatanong ako dito dati. Oo. Tanong ko lang, yung tungkol sa pista ng mga santo, ano ba talaga dapat sundin, yung nobina ba o yung pagba-Bible service, pwedeng Bible service yung 9 days? Okay, bigay natin yan kay Brother Angel sa pagsagot. Brother Angel? Oh.
Ano po yung exacting tanong nyo, yung dadasalin bago magpiesta? Oh, di ba, Brother Angel, kung pista ng mga santo may 9 days na nobina. Tapos, yes. Kasi ang gusto ng mga leaders namin dito, Bible service na lang daw. Ano ba yung dapat sundin yun? Pwede bang Bible service o talagang nobina? O ano-ano ba yung sundin gamitin doon? Kung turo ng simbahan po, sa katikisimo, sa ano, wala naman po exact na sinasabi tungkol sa piyesta. Kung basta ang sinasabi lang ng Biblia from Genesis, may mga araw talagang, sabi, Genesis pa lang, no? Yung unang paglikha pa lang, sinabi ng Diyos na magkakaroon ng mga araw na para sa mga pista, no? Ito po yung mga fiesta ng mga hanggang sa bandang huli. Dahil sabi nga sa Hebreo 13:7, alalahanin. So, nandito yung mga ano, pista. Even yung gist na gano'n ng pista. Pero pagdating dun sa ano ba yung pinaidadasal, yung iba, yung ibang church, no? Nagna 9 days muna. So, yung request ng Bible study, wala naman pong masama doon. No? Pero yung nakasanayan din yata na sa simbahan, nagnunubina sila until fiesta. So, i-request nyo po, mas maganda yung magnovena kasi sandali lang naman yung novena eh. And then, isabay nyo na ng Bible study, kapatid. Yung Bible study, okay lang po. So, yung novena, madali lang naman yun eh. Mga ilang minutong dasal lang naman yun. And then, napakaganda ng idea niya po mag-Bible study kasi yun ang kulang na kulang sa mga Katoliko po ngayon. Kaya napakarami ngayon na bibingwit ng mga sulpot na sekta, kapatid. Ah, okay, akala ko kasi nobina lang kasi. Tapos Bible service pero may prayer pa rin sa nobina, sa santo. Yes, mas maganda po 'yon, lalo na yung dinagdag niyang Bible service, napakaganda noon, idea, no? Okay. Yeah. Tapos okay, thank you Brother Render. Iklaro ko lang po kasi yung mga ibang aral natin kasi ang mga dito sa baryo-baryo kulang pa rin. At tapos balik tayo sa Sakwan muling pag hindi yung Sabado Gloria. Pwede na ba yung kakain ng karne yun? Kasi ang alam ng karamihan dito sa baryo pwede na kakain pero ako parang hindi pa rin. Pwede na ba yun? Anong Black Saturday, Sabado de Gloria? Yes, pinaliwanag ko na po nung Sabado yun actually no, nung nagkaroon tayo ng reflection dito. Turo na simbahan actually pwede na yon, pwede na kumain po. But ang pag-aayuno, tandaan po natin, ayon sa Code of Canon Law 1249 po, ang turo na simbahan, kapag gusto mong mag-abstinence of fasting, nasa sayo po, you can do it in your own way. Yung iba, 1 week hindi kakain ng karne, yung iba, talagang wag nagpa-fasting. Meron nagpa-fasting siya para the whole buhay niya yata, hindi daw kakain ng karne para sa mga redemption sa mga kaluluwa daw. So, we can do it in our own way. Yung iba naman, yung mga charismatic, katulad ko po dati, no? So, Friday, hanggang ngayon actually yung Friday ko, hindi lang po Holy Week. Hanggang ngayon yung Friday ko, hindi talaga ako nagpa-fasting talaga ako po tuwing Friday. So, yung Sabado, pwede naman hindi naman kasalanan kumain ng karne po. Hindi po siya kasalanan. But, kung gusto mong mag-sacrifice para sa pagmamahal mo sa Diyos, well, pwede po yun. Kasi sabi ng simbahan, Code of Canon Law 1249, pwede kang mag-fasting or abstinence in your own way. So, pwede po yun kung gusto nyo. But hindi na makasalanan kung kumain na po ng karne sa Sabado, kapatid. Okay. Pero ang gusto ko sana, Brother Angel, parang ganun din na ma-i-announce din sana sa FB o ano yung programa natin. Kasi sa amin dito sa baryo-baryo, yung abstinence ng every Friday, parang hindi sila maniwala. Tapos, pwede na daw kakain ng karne after Lent. Sabi ko, whole year yan, hindi tayo kakain. Hindi ko, parang hindi man sila maniniwala kasi dapat sana may mababasa sa FB o ano para madagdagan din ang kaalaman. Kasi yung mga leaders namin dito, parang wala pang alam kasi ng whole year. Sister,
Pag siyempre, pag nagsabi po tayo sa mga kapatiran natin, lalo sa simbahan, kailangan may batayan din po. Kasi kung sasabi lang tayo, siyempre hindi yan maniniwala. Ang mas maganda po siguro, maliban dun sa, of course, yung sinasabing kailangan nasa FB, nasa internet naman po yun. Kaya lang, pwede nyo naman anuhin po yun, sister. Pwede kayo mismo, dalhin nyo yung, halimbawa, i-print nyo, i-search nyo, tapos i-print nyo. Ngayon, pwede ko pong ibigay sa inyo kung gusto nyo, and then i-slash nyo, and then ipaprint nyo kung saan makikita. Makikita po yun sa Code of Canon Law 1250. So, masasabi po na sa Code of Canon Law ng Katolik natin, yung whole abstinence. Pero kailangan po kasi may... Ako ganun po kasi, no, sinisiguro ko na may batayan ako kasi mahirap talaga pong mapaniwala yung mga tao na sinasabi natin lang natin. So, kung gusto nyo, i-search nyo yun, Code of Canon Law 1250, ilista nyo. And then, lahat ng sasabihin nyo, halimbawa may meeting sa simbahan, ibigay nyo po yung ano, and then pabasa nyo, para naman, ako gano'n na nangyari, sabi ko nga, paulit-ulit. Oh, try ko, yes. Brother Wendell. Angel ko. Ay, brother, angel pala. Yes, okay, po. Thank you. Kung ano, 1250 po, at yun yung sinasabi na whole year po, dapat every Friday, abstinence from it. Yan po. Okay, thank you, Claro, 1250. Ano to? 1250. 50. Okay. Pwede nyo pong i-search yung, actually, isasama na yan. 1249 to 1242. 52. Yung 1249, okay. Yung po yung nakataad na in your own way. So, pwede nyo mag-sacrifice kahit katulad namin, may mga ibang charismatic Wednesday, Friday. Pag-fasting talaga, the whole year. Meron naman, ako, pinili ko once lang yan, si Bro Wendell, ganyan din, no? Para nagpa-fasting yata every Friday, so the whole year. Brother Wendell, pahingi nga yung verse ng Juan, yung isusuka ka ng Panginoon, yung hindi mo ginagawa yung mga utos ng simbahan, ano ba yung Juan, yung talata, pakihingi ba? Kasi yung kaming mga leaders dito, kasi kung may celebration, parang ginagawa na lang pang madalian. Ganun din na lang na, para madali ang init-init. Kagaya nung Station of the Cross namin, doon na lang kami sa loob ng paligid ng simbahan namin sa compound. Paano ba yun? May sakripisyo ba yun? O ano? Parang sama-sama kapakiramdam ko noon ba? Kasi ayaw nilang mapagod, ayaw nilang mainitan. Nagkakasala ba kami noon? No? Parang basta may celebrate lang yun, tama na yun. Kasi ayaw nilang maghirap eh, mag-sacrifice konti. Pahingi na lang yung talata na yun? Hindi, ang magandang talata po doon, kung gusto mo sumunod sa akin, limutin mo yung sarili. So, yung ano ba yung Angel? Yung Kawikaan 1:24 hanggang 29. Parang nagagawa-gawa na lang kami ng ano yun, parang tartaraki kung ano yan. Basta may celebrate na lang ng Station of the Cross, walang sacrifice. Kung anong convenience lang, wala ng sacrifice, yes. So, ano po ba yung ano nyo, ibibigay nyo ba sa kanila? Pwede ko rin basahin ipaglaban kasi akong tumutol noon, isang beses, isang taon lang natin ganapin yan, walang sakripisyo. Ano, bakit natin isipin ng para, hindi man para sa tao yan, hindi man para sa matatanda, para rin sa Panginoon, sabi ko sa kanila eh. Nagbuto-butuhan kami, nanalo yung mga kwad, mga tamad siguro, ayaw mainitan. Eh, ganun, nakisama na lang po ako. Mateo 16:24 nga bro, ano? Bro Jando. Mateo 16:24. Opo. Basahin natin ang 16:24 ni Mateo. Ang sabi ay ganito. Yan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinong mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Okay, ganda yan ah.
Yes, okay, kasi eh, convenience mong ayaw mo mainitan, ayaw mo maarawan para sa Diyos, eh, wala sacrifice doon, no? So, yun, yung po isang pinakamagandang talata na deny yourself. So, sacrifice ka para sa Diyos po. Yan po, pinaka the best na magbibigay niyo, kapatid. Okay, thank you, Brother Brother Angel, kasi nakikisilibrate ako, pero ang para akong nahihiya sa Panginoon o nahihiya sa sarili ko, kasi wala rin akong magawa eh. Nag-object din ako kasi akong pinaglaban din ko rin yun. Okay na lang, pero hindi rin ako nagkakasala yun siguro. Ay, pinaglaban ko rin na hindi pwede. Nanalo yung mga kwan. Gustong pangmadalian na lang. Nai-voice out pa lang po dito. Thank you po. Yun lang po. Okay. Thank you sa iyo, Ate Laura. Thank you, Brother Win, Brother Jando. Okay. Yan. Thank you sa iyo, Ate Lorna, no, sa iyong ano, at doon sa mga nasa ano naman, walang Zoom. Walang Zoom ha, sa mga walang Zoom. Meron tayong Messenger room, no? Yung ating Messenger room para yun sa mga walang Zoom. Yung meron namang Zoom, nakapost po sa ating FB page ng Punto por Punto Faith and Morals, yung Zoom link. Pero sa walang Zoom, meron po tayong Messenger room. At yung Messenger room po na link, inilagay ko po sa description sa Facebook. Yan na? Sa mga walang, ano, walang Zoom. At dahil doon, ang next naman na kukunin ko para magtatanong is from Messenger room. Si Brother Kevsby. Brother Kevsby, good evening. Hi, good evening po. Good evening. Yes, hello bro. Good evening, bro. Apo. Eh, meron po kasi ako napanood dun sa, ano, nung minsan, sa TikTok ba yun? Hmm. Yung pinag-uusapan nyo yung tungkol sa Diyos ang Panginoong Hesukristo. Oh. Doon sa sinasabing verbo po, yung gusto kong maintindihan mabuti. Anong gusto mo intindihin doon sa verbo? Apo, yung sinasabi nyo ang verbo ay Diyos na nagkatawang tao. Hindi kami ang nagsabi nun bro, ang si Apostol Juan mismo. Hindi, doon sa pagtuturo po ninyo, batay doon sa inyong pagtuturo po. Binasa lang namin yung nakalagay sa Juan 1:1. Apo. Pero, nabasa niyo na po ba yung footnote nung talata na yun? Na anong ibig mo sabihin? Walang footnote sa talata. Ang nakalagay lang sa magandang apo balita, yung verbo means si Kristo. Kaya nga doon sa The Living apo Bible ang nakalagay, before anything else, there was Christ with God. He has also been alive and is himself God. So ano yung pinakatanong mo doon? De, ibig sabihin, bilang po paligamit niya, magandang balita po, ganun po. Ay, maraming mga translation ng Biblia, bro, na kailangan natin gamitin. Meron kasing Biblia kasi na gumagamit ng paraphrase, na ibig sabihin ng paraphrase, para mas maunawaan natin kung anong ibig sabihin ng author. Kaya na lang halimbawa, yung The Living Bible, John 1:1, nakalagay doon, hindi word, hindi verbo, nakalagay doon, Kristo mismo. Kahit na nakalagay sa original manuscript is logos, pero para maunawaan kung ano yung logos na yon, nilagay Christ. Before anything else, there was Christ. Yan ang nakalagay doon. Okay po. Yung kasing isang salin, ewan kong aware po kayo, yung sinasabing bagong tipang Katoliko. Alam niyo po ba yan? Wala akong Biblia na bagong tipang, walang bagong tipang Katoliko. Wala akong alam doon. Ang nakalagay po doon sa footnote at pagpapaliwanag po doon sa talata na galing po sa mga otoridad Katoliko ay isang banaag ng kaisipang nagmumula sa Ama. Kaya may nabanggit po kanina yung napanood ko, nakausap ninyo, na plan. Ibig sabihin, pagkaisipan, nandun nga po tumutumbok doon sa plano. Mali. Kasi bago naman sabihin ng Ama yun eh, di ba? Totoo ako bro. Bago niya banggitin. Dali lang ho, bago ho niya banggitin yun, bago banggitin ng Ama, siyempre pinag-isipan yun ng Ama.
Kaya dumaan po yun sa pagiging plano. Kaya nga sabi doon sa footnote ng mga otoridad Katoliko na nag-translate doon po sa bagong tipang Katoliko, isang banaag ng kaisipan na nagmumula sa Ama. Wala naman akong tinututulan doon sa sinasabi ho na iyon at yun ay paliwanag ho ninyo. Bro, ako'y tumututol sa sinasabing plano. Wala naman sinasabi doon na siya ay plano. Tutol ako doon. Hindi po. Yun yung definition po nung sinasabi doon wala, sa bagong tipang bro, Katoliko bro, tungkol doon sa berbo. Walang nakalagay doon. Basahin mo nga ulit kung may nakalagay bang plano. Pakinggan natin ulit ha. Pakinggan natin ulit kung may nakalagay bang plano. Hindi. Ito po. Sabi ko lang, tumutukoy doon sa plano. Ah, hindi ko po sinabi yung nakasulat na plano. Interpretation kasi kung uunawain ho ninyo, yung banaag na kaisipang nagmumula sa Ama, ano po ba ibig nyo sabihin doon? Actually bro, hindi yan nagngangahulugang plano. Bakit? Dahil wala namang Catholic Bible scholar. Ni isang Catholic Bible scholar, wala namang Catholic, legit Catholic Bible scholar na nagsasabi na ang verbo ay plano. Kaya yung sinasabi ninyo, yung sinasabi ninyo na banaag sa kaisipan ay ininterpret ninyo as plano, hindi ako sumasang-ayon dyan. Bro, dyan do. Yes, Brother John Ray, go ahead. Yes, kapatid, bago ka maghusga, magbigay ng paratang, kasi yung binasa mo, libro namin, magtanong ka mo, ano bang ibig sabihin? Huwag yung unawa mo ang ilagay mo, tapos yan ang ibabanat mo sa amin. Mali yun. No, mali yun. Hindi dapat, po, wala akong ibinabanat na gano'n sa inyo. Makaulugan ng Katoliko sa ganito, kasi yung sinabi mo, hindi sabi mo, sa akin kasi galing yun. Makinig ka muna kapatid, makinig ka muna kapatid. Sabi mo kasi kanina na, ayon sa otoridad Katoliko, tapos nang inano mo si Bro Jando, ikaw na nagbigay ng kahulugan na ano ang ibig sabihin ng, ano, di ba, plano? Sa'yo yun. Sa'yo yun. sa amin, ang paliwanag ng simbahan doon, the divine cognition of the Father. Unaunawaan mo yan, pero jadi, malalim yan. Dahil malalim ang Katoliko, the divine cognition. Kung pala yung katulad sa salin ninyo. Hindi, ang ibig sabihin nga nun, bro, the divine recognition of the Father. Cognition, bro, John, divine cognition, na ang ibig sabihin, nasa kaisipan ng Ama. No, sa libro ni Bishop Laramuro, pero huwag natin pag-usapan yan dito bro kasi theological explanation yan at napakahirap yan, napakalalim yan. Hindi rin maunawaan ng mga nanonood yan. Duda ko, Iglesia ni Cristo. Pero dapat magtanong ko, huwag kang magbigay ng kahulugan, huwag kang magbigay ng kahulugan sa aklat namin tapos ipapaano mo na parang mali yung aral namin na hindi naman sinabi dun sa binasa mo na yan ay plano. Na ang anak ng anak si Cristo ay plano. Sa ano namin, sa aral namin, siya is generated from the Father, hindi plan of the Father. Generated siya. Ganito, galing na sa inyo mismo kasi nga, kayo po nagtuturo. Obligasyon ho ninyong ituro yun, hindi ho bro, ba? Bro, sinabi ko na nga, di ba, na ang banag sa kaisipan ay hindi nangangahulugang plano. Sinabi ko rin, katunayan, walang sino mang legit na Catholic Bible scholar nagsasabi na ang verbo ay plano. Yung sinabi mo nga yung plano, pakahulugan nyo yun. Sa inyo yun, hindi sa amin yun. Yun ang sinabi ko kanina. Kaya nang pinaliwanag ni Brother John Ray, yun pala ay divine cognition, Brother John Ray? Yes. So, divine cognition. So, hindi siya plano. Kaya kung plano siya, dapat kung plano siya, meron kang backup na Catholic Bible scholar na nagsasabing yan nga ay plano. Eh, kaso wala kang may pakita eh. Yeah, wala. Hindi po ako nag-i-stick dun sa plano. Ang sinasabi ko po, yung nakasulat doon sa footnote nung talata. Yes, ang nakasulat doon sa bagong tipang Katoliko. Yes, ang nakasulat sa footnote ay walang nakalagay na plano. Yun ang maliwanag doon. Walang nakalagay na plano. Walang nakalagay na plano. Ano naman ho ako eh. Kung lalagyan mo ng katagang plano, mindset mo yan na hindi namin sasakyan dahil sarili mong interpretation yan, na wala namang backup na Catholic Bible scholar. So ano po ang ibig sabihin ng banaag na kaisipang nagmumula sa Ama? Yan nga, divine cognition. Sinabi na ni Brother John Ray kanina. Sa Tagalog, sa aklat ng obispo namin, bro, itumutukoy kasi ang doktrina na yan. Explanation yan ng mga obispo namin, ang mga simbahan, kung paano naging bigatin son si Panginoong Hesus Kristo. No, oh, by true divine generation
Recording in progress. So, divine generation of the divine cognition of God. Kaya kung gusto mong malaman yan, mahirap yun ipaliwanag dito. No? Kasi nga, kahit ako nga, hindi ko na ma-explain ng maliwanag yan kasi napakalalim yan. Pero yan ang paliwanag ng simbahan, hindi yan plano. No? Divine generation of the divine cognition of the Father. Sinagot na nga, bro, hindi yan plano. Sinagot na nga, bro, divine cognition. Yun ang sagot. Hindi ko na problema ngayon. Kung hahanap mo pa ng kuti-kuting ano na kung saan palaliman, wala kami pakialam doon. Ang sa amin na sinagot na kanina na ibig sabihin niyan is divine cognition. Wala sa aral natin, bro, dyan doon ang Kristo ay plano ng Diyos. Wala. Hindi namin official na turo yan. Interpretation nyo yan. Wala namang Catholic Bible scholar na sumusuporta dyan as backup. Wala nga po ko doon sa plano. Ang sinasabi ko, nandoon po sa balaag na kaisipang nagmumula sa Ama. Yun, ang dali naman po internet, di ba Tagalog naman yun? So, hindi nga yung plano. Ikaw kasi naglagay ng plano. Wala nga ako sa plano, alisin nyo na yung plano na yun. Ang sinasabi ko, yun nga, sabi ko, ang sagot ka namin din sa'yo, sa turo ng simbahan, ang explanation dyan kay Bishop Laramuro, I think, tinawag yun na divine cognition of the Father. Yung banal na kaisipan ng Ama kung paano nagmula ang kanyang buktong anak. Kaya nga pinanganak siya ay bigatin. Monogenes Theos. That's not a plan of God. So, existed na po ba siya noong nasa isip pa lang siya ng Ama? The Son of God generated. Bro, ang tanong niya, bro, ngayon, mayroong halong ano tricky. Sabi niya, Tricky talaga. Ang tanong niya ngayon, existed na ba siya sa isip ng Ama? Sinabi na nga hindi plan. Ang sabi, ito, babasa tayo ha. Ang sabi ni John the Baptist sa John chapter 1 verse 30, itong sabi niya sa New Living Translation, sa John chapter 1 verse 30, ang sabi niya ganito, "He is the one I was talking about when I said, soon a man is coming who is far greater than I am, for he existed long before I did." Sa mga salita, si John the Baptist mismo nagko-confirm na hindi pa nag-i-exist si John the Baptist, existed na sa mahabang panahon si Kristo. O yan. Ano po ang kalagayan niya nung existed na siya noon? Siya ang verbo at ayon sa 1:1 at ang verbo ay Diyos. Yun, very simple. Ibig sabihin po, di ba, verbo ay salita. Logos, sabi ho ninyo. Yan na nga. Ibig sabihin ba noon, may existensya na kaagad kapag salita pa lang? Yes, sabi ni Kristo mismo, 17:5, hindi yung salita na ano, hindi salita na literal na salita, na yung lumalabas sa bibig, mali na naman yun. Utter words yung ibig sabihin mo doon. Sabi ni Kristo mismo sa 17:5 ng Juan, sabi niya sa 17:5 ng Juan, "Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon sa iyong harapan ang kaluwalati ang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang sanlibutan." So bago palikhain ang sanlibutan, kasakasama na si Kristo ng Ama. Kaya yung sinasabi na ano na plano, walang ganyan turo ang Katoliko. Sarili nyo lang interpretation niyan sa aral namin. Kaya sa madali salita, ang tinitira ninyo, hindi ang aming opisyal na turo, kundi ang akala ninyo na turo namin. Sige, Kevin. Ano po ba yan? Gumagawa sila ng ano, Bro Jando, gumagawa sila ng sariling punching bag tapos sinusuntok nila. Bro Jando. Yes, ano, Brother Angel. Okay, pasingit lang. Bro, kung sino nagtatanong, isang tanong lang po, no? Pagka ba libro nyo, sino dapat magpaliwanag? Nabawa, libro kayo po, kaya nga po yung tungkol sa libro nyo yung tinatanong namin. O yan nga, sinagot ka na kanina, di wag mo nang kontrahin, dahil yun ang sagot namin. Hindi ka nagtatanong, bro, Kasi ang ginawa ko, kung nagtatanong ka, pag sinagot, maniwala ka. Ayun. Ang nangyari sa'yo, bro, talaga, ginyads mo agad. Ito yung ibig sabihin, di ba? That's not a question, bro. Naintindihan mo ba yung sinasabi ko? That's not a question. Kasi sinabi mo, ito ibig sabihin. So, that's question. That's our books, Catholic books. You don't have the right to explain that. Kami lang. Dahil Catholic kami, bro.
That's not a question. Ngayon, sinagot, pinaliwanagan ka. Ayaw mo maniwala. Hindi ka nagtatanong, bro. Nagmamagaling ka sa turo namin. Yun. Nagmamagaling ka sa turo namin. Libro namin yun, bro. It's like parang medicine na yan. Kung libro ng doktor yan, hindi ka pwede magpaliwanag kung engineer ka. Mm. Ganun lang kasimple yun. Libro ng Katoliko, huwag mo sabihin, yan ang ibig sabihin. Dahil yun yung akala mo. Kami nga magpapaliwanag, Catholic books nga eh. Ba't kayo magpapaliwanag? Yun nga po yung tinatanong ko, naintindihan nyo ba yung tanong ko? Sinagot ka na kanina. Ang tinatanong ko, anong kahulugan? Hindi ka nagtatanong eh. Yung sinasabi na yun. Sinagot ka na, bro. Bro, sinagot ka na ni John Ray kanina. So kung ayaw mong tanggapin yun, wala kami pakialam doon. Alam kong hindi ka Katoliko. Kaya... Ipakita mo nga, sinad ko sa'yo, bro, ano ba yung ibig sabihin ng divine cognition para matuto ng theology? Kay bro, yes, kay bro John Ray, pinapakita mo nga yun, bro. Ito ang sabi ni Saint Angel. Sa Adham, ang pagkaalam o cognition, sa English cognition, ng kaalaman, ay isang pangkat ng mga prosesong pang-isipan na kinabibilangan ng pagpansin, atensyon, alaala, ang paglikha at pag-unawa ng wika, pagkatuto, pangangatwiran, paglutas ng suliranin at pagpasya. Saan to, bre? Sa Google to, no? Google. Yan, sa Google. Yes. Ikaw, sabi mo, plano. Sabi ng internet, hindi naman may mababasa pang plano dyan. Ikaw lang nagsabing plano eh. Kaya yun ang sinasabi namin. Catholic books yan, bro. Wala, magtanong ka lang, we explain. Then listen and then understand. That's malalim pa. Hindi na naiintindihan yung tanong ko. Ang sinabi ko ho kanina, nag-rely ho ako doon sa sinabi nung nakausap ninyo. Okay. Sino ba nakausap namin? Hindi ho sa akin. Yung sa video po. Yung INC ba na nakipagsubukan dito, pero yan ay Catholic doctrine, hindi ka dapat naka sa mindset niya dahil yung mindset niya, hindi yun ang mindset namin. Dapat magtanong ka lang, ano bang ibig sabihin, tapos huwag mong kontrahin. Kung sa tingin mong mali, ganun po pala. Ganun lang dapat kasi libro namin yun eh. Okay lang sana kung Biblia yun, tapos may sarili kang unawa dyan, magkakaano tayo ng unawa sa Biblia. Pero binabasa mo yung libro namin, tapos magbibigay ka ng sarili mong interpretasyon na plano, tapos titirahin mo. No. Parang gumawa ng punching bag, nilagay mo yung... Bro, pakinig ka muna. Parang kang gumawa ng punching bag, nilagay mo dyan sa harap mo, tapos sinutok-suntok mo. Hindi naka yung punching bag. Ikaw ang gumawa. Hindi nyo nagigit eh. Di ba sinabi ko nga kanina, nag-rely lang ako dun sa sinabi noong nakausap po ninyo. Hindi ko. Ano? Sige, move on na. At least nasagot na namin yung ano, hindi yung plano, bro. Move on na, bro. Sige, galing din dun sa mga paliwanag po ninyo. Kasi nga, di ba, magulo eh. Galing din sa paliwanag ning, di ba, may definition na binasa po kanina. Sa Google yun, hindi yung paliwanag ng simbahan sa Google yun. Teka lang. Ang binasa ni Bro Angel, ang definition ng cognition ayon sa Google, na walang sinasabi ko na paplano. Sinasayon na niyo po ba yun? Makinig ka muna, pwede ni Bro Angel doon ba? Bro, makinig ka muna. Point ni Bro Angel, doon sa Google, ang cognition, walang binanggit kahit isang plano. Marami siyang binigay na meaning, pero walang isang plano. Bukod tangi sa iyo. Bukod tangi. Makinig ka muna, bro. Huwag ka muna ng ano, kasi pinapaliwanagan hindi, ka. Hindi, inaakusan mo kasi sa akin yung plano. Hindi nga sa akin galing. Ikaw, sa iyo nagmula yan. Ito ha, para hindi niyo siya marinig sa ano. Sa iyo nagmula yan. Ito na lang. Tayin ko na lang yung ano, yung kanyang ano, para hindi niyo siya marinig sa live, no? Ito na lang. Bro, kasama ba sa meaning ng cognition ng karunungan? Yung pinasa ni Bro Angel, di ba kasi explanation, no? Ibang explanation ng simbahan dyan. Napakalalim. Ang ganito yan, no? Yung nagturo, nang itinuro yan, doon sa theology, ang in-explain yan ayon sa libro ng Katoliko kung bakit bigatin san si Panginoong Hesukristo, in what way? Through divine cognition of the Father. Na sa kaisipan ng anak, no, sa kaisipan ng ama, no, here comes na, kasi perfect si God eh, what he thinks, yan ang lalabas. Mm-hmm.
So yan ang explanation doon. Yung direkta lang na ano, kasi mahaba yung explanation niya eh, na sa divine cognition of the Father, ibig sabihin divine cognition, yung perpektong kaisipan niya, comes the Son, nag-generate. So kaya nga sa Bible, mga may mababasa tayo, siya ay larawan ng Ama eh. So ibig generated. Bro, nag-generate siya, ibig sabihin parang generate. Para bang nag ito siya. Tapos lumabas ang isang ganito na parehas talaga, na walang yung generated ba, nag-generate siya. Mm-mm. Parehas na parehas. Ganyan ang anak at ang ama. Uh-huh. Para siyang nagsalamin, na kung tayo nagsasalamin tayo, mayroon tayong isang image na nakikita sa salamin, pero yung nakikita natin hindi totoo. Pero ang ama, when he thinks of himself who is divine cognition, yung perfect think ng ama, mm-hmm, comes the Son. Iyon. So yun pala. Yun ang paliwanag doon sa theology. Kaya yung nabasa niya na kaisipan ng ama na plano, hindi plano. Generation yun. Divine generation on how come the naging bigatin ang isang anak. Yeah. In-explain kasi ng simbahan yan, hindi kasi yung katulad ng sinabi sa Bible na ipinanganak ang anak, ang Diyos anak, kaya nagbuntis ba ang Diyos? Hindi ganyan ang paliwanag ng simbahan. Paliwanag ng simbahan through the divine cognition kung paano ipinanganak ng Diyos Ama ang kanyang ang Diyos anak. Generation, generated means isang ganito lumabas, kopya. Ayun. Oh, parang yan ang generate. Parang cloning, ibig sabihin. Parang cloning niya, wala talagang tapos parehas sila lahat. Parehas sila, wala talagang kulang na depekto. Dahil nga divine cognition, perfect think of the Father. Ayun. Okay, Brother Kevsby. Nasa isip nga po ba siya? Existed na ba siya nun? Yes, bro. Existed na siya nun, bro. No? Yes, kasi eternal sila. Yes, bro, existed si Kristo noong simula pa. Kaya nang pasimula siya ang verbo. Pasimula pa lang kung sa ano, sa The Living Bible pa yan, before anything else existed, there was Christ. So, hindi sa isip na parang nasa utak lang niya na hindi naman nag-exist. Hindi katulad sa atin, bro, na parang ganito, bro, sa atin, bro, kapag makinig ka, kapag nag-isip tayo, gusto ko ng bahay. Ayun, isip lang natin, yun. Pero walang bahay, yun. Hindi nag-isip ang Diyos, bahay. Pag sinabi ng Diyos, gusto ko na may mundo, may mundo. Ayun. Gusto ko may Diyos anak. Yun. So, hindi pala gaya sa atin. Because of His divine cognition. Hindi pala gaya sa atin, Brother Junre, na pag kayo nagplano ng tindahan. Walang tindahan. Hindi pala ganun. Plano lang. Siguro, ginagawa siguro nilang ganun yung Diyos, kaya akala nila, plano, hindi nag-exist in reality. Yun pala ang problema sa kanilang turo. Sige na. Kaya yan ang explanation ng simbahan, kapatid, kung bakit naging bigatin Son ang anak. Kayo, wala kayong explanation kung bakit naging bigatin Son ang anak. Eh. Kung kayo tatanungin, nga kayo. Pero ang simbahan, may explanation dyan. Sige, tahan na. Sige, next question mo, bro. Ano next question mo? Susundan ko lang yung sinabi ninyo na kapag inisip ng ama, magkakaroon na kaagad ng ganyan. Di katulad nun sa atin na kapag nagplano tayo, hindi pa magagawa kaagad. Kailan ho ba inisip ng ama na magkakaroon ng Kristo? Hindi ho ba bago palalangin? Mali na naman. Hindi nga ganun, bro. Hindi mali, ganun na. Parang, na naman. Hindi kailan man inisip ng ama na magkakaroon ng Kristo. Ito talaga. Playing with words. Bro. He's playing with words. ganito kasi yan, Bro Jando. Kaya nga sabi ko sa iyo, bro, kahit ako hirap akong i-explain yan kasi napakalalim. No, ang nalaman ko lang kukunti pa lang pagdating sa bagay na yan. Ang nag-explain sa amin yan yung maestro namin sa theology, siya nag-explain yan. Hindi ko pa masyado naunawaan yung buong yung sinabi, pero kung siya ang nagsalita, talagang klaro.
Oo. Yung nakuha nung nasagot, yung sinabi ko lang ngayon is part lang to sa narinig ko sa kanya na, na nakuha ko, hindi pa ito kabuuan. Kaya ako hirap rin ang i-explain yan. Pero ang inaano ko lang, hindi yan plano na sinasabi mo kaganina. No? Para lang maklaro pa na ang Diyos ay walang sinasabing plano na magkaroon ng anak. Oh, walang plano, walang pag-iisip na magkakaroon ng Kristo, walang ganun. Walang ganun, bro. Sige, bro. Tahan na. Next. Walang ganun? Walang nga ganun. Nako, hindi siguro. Ah, siguro, para sa iyo, meron. Balagtayin natin, Brojando. Brojando, kapatid, pwede mo bang explain sa amin on how the on how Christ became a begotten Son of God? Sige, ikaw mag-explain. Hindi, ako nagtatanong eh. Kayo lang ang sasagot. Ayan na eh. Diba? Sabi ko nga namin, bro, hindi kami nagmamarunong kasi hindi kami ang simbahan. Yung sinabi ko sa iyo, part lang ang narinig ko na turo sa amin ng maestro namin. Hindi pa ito yung kabuuan. Mahirap akong i-explain, mahirap kami i-explain kasi hindi naman kami ang simbahan. Ngayon, kung ipipilit mo na mali yung sinabi namin, eh yun yung part na nalaman namin na turo ng simbahan. Bakit para ayaw nyo kasi kung patapusin sa tanong? Hindi kasi nga masagot 'yan nang kumpleto kasi hindi mo masagot 'yan. Napakahirap magsagot ng po, makinig ka muna. Mahirap isagot ang explanation hindi ng simbahan. Hindi nakikinig muna eh. Hindi, makikinig ka muna. Para matapos eh. Sa issue na 'yan ba? Kasi kami hindi namin alam ang buo talagang explanation ng simbahan 'yan. Ang akin lang na inano ko sa iyo, hindi 'yan plano na sinasabi mo. Ay, divine divination ang tulog ng simbahan dyan. True divine generation. Nag-relay lang ako doon sa napanood kong kausap nyo. Sino ba kausap namin? Hindi wala akong alam dyan. Bro, hindi pa may statement. Napanood ko nga. Sabi mo kanina, alam nyo yun, ang kausap nyo yung isa eh. Yung maitim. Bro, ito pa yung statement mo. Sabi mo kanina, ayon sa libro nyo. Walang sinabing kausap nyo. Iniba mo eh. Libro yung sabi niya kanina, yung sabi niya na katuloy niya. Yung sinasabi kong ayon sa libro niyo, yung banaag na kaisipan, yung plano galing doon sa nakausap niyo, doon ako nag-rely. Hindi naman nag-rely. Pinagtahi mo pala mga statement, tapos tinanong mo sa amin. Iniba na ba? Kaya nga, kayo naman, nagre-rely lang kayo basta-basta doon sa tinatanong. Hindi akin galing yun. Doon yung sa pinanong kong kausap. Kung ano yung tanong, yun lang isasagot. Pero kami nga, klinaro namin about doon sa tanong mo kasi sabi mo kasi ayon sa otoridad ng Katoliko. Ako kasi alam ko na walang tinuro ang simbahan na may planong Diyos na gumawa ng Kristo. Walang ganong turo sa amin. Kaya ako napasagot. Sinasagot ka ni Brojando. Tama lahat ang sagot ni Brojando. Tapos in-insist mo yun sa'yo eh. Yeah, ini-insist niya. Kung sa tingin mo bro, manipulate mo yung mga otak na mga nanonood sa amin, na mabibigo ka lang, hindi mangyayari yun. Kaya huwag ka nang umasa. Sige na, tahan na. Next question. Next question na lang. Kasi mahirap talagang i-explain yun. Kahit kami hindi namin ma-explain ng buo yun. Sundan ko lang yung tinuturo po ninyo. Yung pagsunod-sunod mo, hindi naman ayon sa aming explanation. Wala ko naman kaming sinabi na meron siyang plano na magkaroon ng Kristo. Bakit mo na itanong na kung sabi mo, sumusunod ka lang sa amin, lang naman kami sinabi na inisip niyang na magkakaroon ng Kristo, ba't ka nakapagtanong ng ganon? Ikaw pa lang mismo, diferensyado na. Sige, natahan na. Next question. Patapusin niyo ako sa tanong. Sige bro, go ahead bro. Walang mag-i-interrupt. Sige bro, go ahead bro. Sige. Nagpaliwanag kayo kanina, binigyan niyo ng definition. Yung banaag na kaisipan. Di ba? Tama o hindi? Oh. Tapos ano ba yung tapos yung tanong ako mo. Ako kasi di ko naunawaan yung ano ba ibig sabihin ng banaag sa English. bro, Junel, patapusin mo siya, Junel, para baka magreklamo na naman. Para maklaro ko, ano yung banaag sa English? Di ko kasi... ano mo yung Google Translate, bro? Ano yung banaag sa English? Bro, Angel, ano yung banaag, bro, Angel? Google Translate, naka-cellphone lang ako. Sige. Patuloy sa tanong mo. Sige, go ahead. Yan, nakasulat dun sa aklat ninyo. Ngayon, ang tanong ko, may eksistensya na ba siya noon bago pa lalangin ang lahat? Kasi sabi ninyo, pagka plano ng tao, hindi agad nabubuo. Pag ang ama nagplano, nabubuo kaagad.
Diba si Kristo Pinlano bago likhain ang mundo? No. Tama ho ba? Mali. Ang tanong ko ho, oh. Mali. Di ba binasa nyo kanina? Bajando. Bro, wala kaming binasa na si Kristo ay Pinlano. Kanina pa tayo pa ikot-ikot dito, pinaglalaruan mo lang kami sa ano eh, playing with words. Alam nyo mga nanonood ngayon, basta ang isang mangangaral, nakikipaglaruan na sa mga playing with words, nakikipaglaruan na sa mga salita, pabilisan lang ng salita, pabilisan lang ng isip, nagliligaw ng tao na yan. Yeah. Yung mga ganyang uri ng mga tanong na, wala naman kami sinabi kanina, sinabi ko pa nga, walang legit na Catholic Bible scholar na nagsasabi na ang verbo ay plano, pero sabi mo naman ngayon na kami ay nagpaliwanag kanina na ang verbo ay plano, tapos kanina ka pa sabi, wag na tayong magsalita sa plano, pero iyon, doon ka umiikot-ikot eh. Sa tingin mo ba, maluloko kami? Ay hindi, wag ka na lang umasa bro na hindi siguro narinig yung sinabi ko, Bordando, ganina. Oo. Pero hindi niya narinig yung sinabi ko kaganina. Ang sabi ko nga kaganina, kapatid, no? When the Father thinks of himself, comes the Son. Manuhaan mo yun. Hindi ko sinabi, when the Father thinks the Son, comes Christ. The Father thinks of himself, comes the Son, or generated the Son. Yung ano bro, sa Google Translate, yung banaag sa kaisipan, yung banag sa kaisipan, ang ibig sabihin nun sa English is reflected in the mind. Hindi siya plano. Ang ibig sabihin ng banag... Ayan ang bro dyan do. Isa yung paliwanag kayo na bro ha. Diba tayo, pag nanalamin tayo bro, kapatid ha, nagsalamin ka, sino yung nakita mo sa salamin? Ibang ikaw o ikaw mismo? Ikaw mismo. Pero hindi tunay na persona yon. Hindi persona yon, ako yun eh. Pero yung ama, nung nag-isip, think of himself. Comes the Son. Comes the Son. Yun ang anak. Yun yung anak. So generation siya, of the Father. So hindi siya nagplano na magkakaroon. Hindi siya nagplano. Kaya nga thinks of himself. Thinks of himself. Hindi thinks of Christ. Yan ang turo ng simbahan. Bro, John Ray, may binigay ako yung banaag. Napakaganda ng pagkapaliwanag. Hindi siya banaag. Sige, tingnan natin banaag. Tingnan, no. Naalala ko sa banaag kasi yung si Dolphy, banaag whiskey. Banaag, baybayin, spelling, soft ray, glimmer, yan, faint light, synonyms, sinag, sikat, kislap, glimpse, no? Glimpse, yun. Yan ang gano'n ng Diyos, bro. Layo sa plano, hindi yung plano, yun yung kakislapan ng Diyos, may persona. Ang nangyayari kasi sa mga tao, okay na yun bro, pinaliwanag na namin, Catholic book yan. Tama na bro, pinaikot-ikot mo lang, iisa lang naman ang tanong mo pa rin. So pumunta ka sa iba naman tanong bro. So kailan mo iniisip ng ama yung tungkol kay Kristo? Pareho lang. Hindi talaga naman no. Wala siyang iniisip tungkol kay Kristo, kapatid. Hindi plano, iniisip. Ito, glimpse nga eh. Banaag, glimpse, hindi siya inisip, no? When a father thinks of himself, comes the Son. Banaag na kaisipan, yung kaisipan ba hindi iniisip? Para naman kayo nang aano naman? Nakasulat na sa bagong tipang. Yan ang problema. Nagtatanong ka, sinasagot ka kung ano yung aral ng simbahan. Anong aral ng simbahan? Yun ang sinasagot namin sa inyo. Dito, kasi bro, at least kami. Dito sa Google Translate, bro, ang ibig sabihin ng banag sa kaisipan is reflected in the mind. Hindi siya plans of the mind. Bro, ganito, at least kami dito, kahit na paano, mayroon din kami sinasagot na ayon sa turo ng aming simbahan kung paano naging bigatin Son ang Kristo. No? Kasi biblically, Christ is the bigatin Son of God. Kung kayo tatanungin, kaya nyo bang i-explain paano naging bigatin Son of God ang Kristo? Ayan. Bugtong na anak. Hindi rin eh. Pero simbahan namin, na may explanation dyan. Hindi man namin ma-explain ng buo, at least meron kami konting alam. Eh yun naman pala, yun. Konti pala alam ninyo ba't nagtuturot nangangahas kayo, di ba? Ay, wala. Hindi na ito pangangahas. Hindi ba nangangahas ito? Sabi ni sa Pablo, kahit hindi panahon, magturo ka. Hindi mo alam ang talata na yan? Ay, wala dyan rin. Bro. Wag mo na lang masyadong ano, dahil ang estilo na ginagamit niya is
pang-aasar, panggugulo. Oh, pamilutso po. Oh, tatanungin kita, bakit ikaw, hindi ka ba nangahas na nagturo ngayon? Siya yung nangangahas ngayon. Dahil, bakit? Dahil pinaraan mo lang sa tanong eh. Oh, nangongoreksyon siya, pero kapag kinaklaro mo sa kanya, mayroon kang clarification gustong mangyari dahil nangongoreksyon siya sa ating sagot, ayaw naman magpatanong. So, sa madaling salita, panggugulo yung plano nito. Duda ko, ano to eh? Ano kaya sa tingin niya isip nito? So, bro, ganoon na lang bro. Tahan na. Move on na. Move na lang sa ibang Virgendo. Yun. May babasahin lang ako, Virgendo. Sige, go ahead. Kasi itong taong to, imbis na magtanong, nangiinsulto. Yes. Pangahas daw tayo. So, bro, baka naaapektuhan na sa ating programa to. Dahil ang ating programa, kasi hindi na sila marami ng katuloy ko sabi na buksan ng isip. Kaya basahin natin ang sinabi, gusto niya sinabi tumigil sa Pablo, tayo. Ito ang sinabi sa Pablo, kapatid, makinig ka. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamagitan ng kalooban ng Diyos ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Kristo Jesus, kay Timoteo na aking minamahal na anak. Biyaya, kaawaan, kapayapaan nawang mula sa Diyos, Ama at kay Kristo Jesus na Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na mula sa aking kanununuan ay aking pinaglilingkuran sa budhing malinis na walang patid na inaalala kita sa aking mga daing gabit-araw. Na kinasabikan kong makita kita na inaalala ang iyong mga pagluha upang ako'y mapuspos ng kagalakan. Na inaalala ko ang pananampalatayang hindi pakunwari na nasa iyo na malagi muna kay Loida sa iyong lilang at kay Eunice na iyong ina at kay naniwalang lubos na nasa iyo rin naman. Anong talata? Nalimutan ko yung talata. Dahil dito ay pinaalala ko sa iyo na panigasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ng aking kamay, ng aking mga kamay. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng Espiritu, ay hindi to Brujando. Magsalita ka muna Brujando, hanapin ko muna yung talata, nakalimutan ko. Ayun, so, bro, next question naman bro. Tapos patatapusin niyo ba ako sa pagtatanong? Kanina bro, pinapatapos kita sa pagtanong kanina pero tumigil ka bigla dahil bigla ka naman sa tanong. Timothy, ito pala, Brujando. Patatanungin kita ngayon, tapusin mo, huwag mong putulin. Ikaw mismo pumunta sa tanong mo eh. Sige, next question. So, pag inisip ba ng, hindi tayo nakagadyo, anak, ganun ba? Tama o hindi? Inisip na naman bro, napunta na naman sa inisip. Sinabi na nga wala kaming ganyan katuruan na iniisip na plano. Bro, ang sabi ni Brother John Ray, ang ama, pag inisip niya, andyan bigla. Andyan na bigla, no? Yun ang sabi ni Brother John Ray kanina. Doon mo i-fit yung tanong mo. So, kailan inisip ng ama ang pagkakaroon ng Kristo? Yun. Wala. Oh. Ay, wala. E, paano nagka-Kristo? Paano pala niya? Yung sabihin niya, comes the Son. Di mo mag-gets yan? When the Father... Turo namin simbahan eh. Uy, kung may problema ka dyan, di. Wala na kaming magagawa dyan. Kung ayaw mong paniwalaan kami, pinaniwalaan namin yan. Ang sabi... Because that is mystery. Ang tungo sa amin, mystery is above faith. Kahit hindi mo nauunawaan, paniwalaan mo. Kahit hindi namin, hindi yan naunawaan namin ng lubos dahil sinabi ng simbahan, that is a mystery, we believe in it, kapatid. Oh, sige, ano, sige, next. Oh, di ba sa Biblia nakasulat, bago ka magkauna o magkaroon ng pananampalataya, kailangan maturuan ka at magkaroon ka ng pangunawa. Tayo naman yun, hindi naman yun si Kristo. Ang pag-iisip ng Diyos ay hindi pag-iisip ng tao, kapatid. Huwag mong kalimutan na ang pag-iisip ng Diyos ay hindi pag-iisip ng tao. Yung isip mo bilang tao, huwag mong i-apply sa Diyos kasi ang Diyos hindi gaya mo mag-isip. Yan ang maliwanag doon. O sige, next question naman. Yung talagang tanong na challenging, bro. Mas ganda yung tanong challenging. Di yung paikot-ikot lang na parang ano ba, naghahanap ng butas kung saan siya papasok. Doon. Magtanong ka na lang, bro. Go ahead. Ang dami ng butas na narinig ko. Wala.
Ikaw ang bumubuta sa sarili mo. Walang buta sa amin, ikaw ang bumubuta sa sarili mo. Meron kang ipinapasok na idea na hindi naman namin katuruan. Kaya kung meron man nang bubutas dito, ikaw, binubutasan mo ang sarili mong argumento para pumasok kami, makagat namin, at pag makagat namin ang butas mong argumento, saka doon ka na kakagat kaagad dahil napasok namin ang butas mong argumento. Yun ang hinahanap mo, na mabitag ba kami, mabitag, in which hindi naman mangyayari yun. Hindi, malinaw yung tanong, hindi ka makasagot. Ang sinabi nga kanina na hindi namin turo, na inisip siya. Inisip siya, plano siya, wala yun sa aming katuruan. Sabi ni Brother John Ray, when God thinks himself, of himself, when God thinks himself, comes the Son. Ayan na, wala siya sinabi that God thinks the Son, then comes the Son. Wala siyang sinabing ganun. Ang sinabi ni Brother John Ray, when God thinks himself, here comes the Son. Doon ka magtanong. Eh, aklat niya yun, di ba? Ha? Ano yung aklat namin? Anong aklat? Sabi mo, yun yung kinausap namin. Alin ba talaga yung totoo? O, yung bagong tipang Katoliko. Ano? O, yun diba, sabi mo, banaag lang sinabi doon, hindi yun planong sabi doon? Malaag lang. Ang sabi doon, banaag. Ang sinabi namin sa banaag. Ang banaag. When God thinks of himself, comes the Son. Yun ang sagot. Ano ibig sabihin doon? Hindi plano. When God, Tagalogin na lang natin. Kawawa naman, Tagalogin na lang natin, no? Nung inisip ng Diyos ang kanyang sarili, doon na, here comes the Son. Di ba yun? Yun? Mahirap yun, ha? That's mystery kasi. Kapatid, kung magtanong ka sa Katoliko, dapat tanggapin mo rin yung sagot namin. Kasi pag sinabing mystery, kapatid, it's above faith. At turo ng simbahan, mystery is above faith. Kahit na hindi mo siya naunawaan, tanggapin mo dahil misteryo yan. Kung ano lang yung ipinaunawa sa iyo ng Diyos, kung ano lang yung ibinigay na katiting na kaalaman ng Diyos para sa tao, para makilala natin ng lubusan ng Diyos, hanggang dun lang. Maunawaan naman o hindi, kung bakit naging ganun, inisip lang ng Diyos ang kanyang sarili, lumabas ang anak, ano magagawa mo? Makapangyarihan ng Diyos. Wala imposible sa kanya kung paano naging ganun. Basta yun ang turo ng simbahan, at naniniwala kami na ang turo ng simbahan, turo ng Diyos yan. Eh, ba't nga nangangaral ka? Hindi mo naman naiintindihan tinuturo mo. Ay, naku. Nahanap ko pa kayong talata dito na kahit pa, wala, hindi panahon mangaral ka. Hindi ka naman sa San Pablo. San Pablo, sabi niya, kahit hindi na pa panahon, mangaral ka. Ang sabi niya, bro, nangangaral ka daw na hindi mo naiintindihan. Baka hindi naiintindihan? Mystery na yun eh. Baka kako siya hindi nakakaintindi sa sagot mo. Kanina correct. Kanina pa sabi si Brother John Ray, when God thinks himself, dahil hindi mo naiintindihan, akala mo, God thinks about the Son. Mali yun. Kaya kung may magpagkakamali dito, ikaw ang nagkakamali. Huwag mong ipahid, bro. Huwag mong ipahid sa amin ang kamalian mo. Dahil unang-una, hindi kailanman sinabi ni Brother John Ray that God thinks about the Son. Ang sabi ni John Ray, when God thinks himself, here comes the Son. Yun ang tanong, yun ang sinabi niya. Kaya dapat ang tanong mo nakabate sa sinabi niya at hindi sa mindset mo. Yun. Huwag mo kaming pasakayin sa maling unawa mo. Sige, next question. Kung halimbawa, bro, dyan, magtanong kayo sa kanya, bro. Bro, magtanong kami sa kayo. Isa lang. Huwag mo nang ipilit, bro. John Ray. Okay, sige. Dahil sige. Ayaw niyang tumanggap ng tanong. Mukhang alam ko na kung anong relihiyon to na ayaw tumanggap ng tanong. Sige na, next. Sige na, tahan na. Next question. Tahan na, si Raul. Ayun, nagalit na. Ayan na. Wala na. Out na yan, out na yan. Nagalit na. Remove na natin to. Nagalit na. Dahil hindi umubra yung kanyang plano. Ayan, nagalit na. Kaya siya nagalit. Hindi na mo ba yung plano?
Ang kanya plano, siguro, hindi ko alam kung ano yung mga plano niya, pero hindi umubra kayo, ang galit na galit. Ang sinabi ni Brother Junry, iba sa tinatanong niya. Pero sinasabi niya, hinahabol niya yung ating mga argumento, pero mga tanong niya, hindi bate sa mga isinasagot sa kanya. Ay, naku, problema yun. Brother Junry? Ayan kasi, Brother Jando, ito, no, my first catechism dito. Meron si Bro Angel dito, no, sa page 18. The only begotten Son of God, no? God the Father declared Jesus Christ as His only begotten Son of the baptism in the Jordan River. He said, "You are my beloved Son, with you I am well pleased." Ito kasi yung pagiging, you are my beloved Son. Declaration to ng Diyos, Diyos Ama, na ikaw ang aking bugtong na anak. Pwede kasi yung itanong to, paano naging beloved Son ang Panginoong Jesucristo? Paano siya naging anak ng Diyos? Yes. Kung wala tayong explanation dyan, iwag tayong magmarunong. No, kung nagtatanong tayo sa simbahan tapos may sagot ang simbahan, maunawaan mo man yan o hindi, tanggapin mo na lang, kapatid. Kasi kung tatanungin kita dito, paano naging beloved Son of God si Panginoon Jesucristo, wala ka rin sagot eh. Ayaw niya tumanggap, bro. Hindi siya wala. Kasi alam niya na hindi rin niya masasagot. Sa kanya lang, sisirain lang niya yung mood natin. yun ang kanya plano, sirain na ating mood. Kung saan, aminado naman tayo na ito talaga, mahirap i-explain to. Kahit ako, Bro Jando, hindi ko pa ito ma-explain ng buo. Pero kahit pa paano, katiting, mayroon akong alam paano i-explain. Yes. Bahagya. Oh. Sa kanya, sabi bro, dito, bro, sa kanya, bro, ang maliit na naunawaan mo, sa kanya, hindi mo naunawaan. Iba yun. Oo, oh, tapos bakit ka nagtuturo? Ganun agad, bakit ka nagtuturo? Oo, ayun. Ako, hindi ako naniniwala na ikaw, hindi ka nagtuturo, natuturo ka rin. Kaso ang itinuro mo, hindi galing sa simbahan. Ito sa akin, galing to sa simbahan eh. Oh, this is my beloved Son. Ito ha, sana yung dito, yung ito kasi ang yung sinabi ko ganina, yun ang explanation ng simbahan kung bakit naging divine Son ang ating Panginoong Jesucristo. No, at ang nagturo niya, nagpaliwanag niyan yung nagturo sa amin. Through the divine cognition of the Father, divine cognition yung kanyang perfect mind ba? Ang God the Father kasi, when He thinks, mangyayari talaga yan, hindi katulad sa atin. Yes. Kaya nga sabay, makakabasa ka, Christ is the image of His Father. Image of God, larawan ng Diyos. Paano siya naging larawan? Kaya niyo bang i-explain yan, mga sulpo? Hindi niyo kaya i-explain yan eh. Pero ang simbahan, in-explain yan. When God thinks of Himself, here comes the Son. That is the divine, tawag dyan, divine generation. Kasi makakabasa ka sa Bible, like John 19:26-27, sabi ng Panginoon Jesucristo, ako nagmula sa Ama. Paano siya nagmula sa Ama, Diyos din siya? Kaya mo sagutin yan? Yan yung tumanggap ng tanong. Simbahan, sinagot na ng simbahan. No, yung tinatawag na divine generation of the Father and Son, lalong-lalo na sa Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit comes from the Father, comes the Son. Lalo din hindi maunawaan yan. Ayaw niyang tumanggap ng tanong eh. Di, wala. Kaya nga kung magtatanong kayo sa amin, kung ano yung sagot namin, tanggapin nyo lang kasi kami tanggap din namin kahit hindi namin naunawaan. Pero yan ang turo ng simbahan. That is mystery. At saka role natin sa talakayan, Brother Junry, na kung tututol ang bisita sa ating sagot, siya ang dapat tanungin. Oh, siya naman ang tanungin. Oblige siyang sumagot for the clarification. Pero correct. Siya, ayaw namang sumagot, kaya walang silbi, no? Walang silbi. So, kaya nga sinabi ko, kasi sabi niya, nagtatanong labang ako eh. Paano ka nagtatanong yung mga sagot ayaw mong tanggapin? ang nangyayari nga, talakayan yan. Kaya, yan. Pagka ikaw nagtatanong lang, bro, nakikinig ka man, magtanong ka, sasagot kami. Ngayon, magtanong ka pa ng iba. Tanong ka na lang, ayun, kung gusto mo naman nang mayroon kang sagot, gusto mo i-re-rebat mo yung ano, tututulan mo yung sagot, talakayan yun. So, idol siguro, Bro Angel. Idol siguro nun si ano, idol siguro nun si Bro Eli. Na matalo. Alata naman, bro. Alata naman bakit na ano, bakit masasabi na ang gusto lang niya mangyari sirain ang ating mood. Bakit? Kaya ko to inalis yung ano niya dahil yung ano niya kasi is iba yung ano niya. Kahit naka-off yung mic niya, bro, ang ingay-ingay niya dito sa ano sa headphone. Ibig sabihin, hindi siya nakikinig. Narinig ko may bumubulong.
sa kanya. Hindi niyo narinig yon. May bumubulong, may kasama siya dyan. Oo, may tumatawa sa likod niya. May tumatawa sa likod niya. Mukhang dalawa sila. Dalawa sila. Oh, may tumatawa sa likod niya. In which, talagang planado yung kanyang ginagawa. Nasirain ang mood, pero hindi siya nagkakano. Kaya, malata naman eh. Nagsasasita si Brother Jun Ray, sinasabayan niya. Kaya pinapatay ko yung microphone niya dahil sumasabay siya. Magulo pakinggan yan sa live. Sa kanila, ilang enjoy sila sa panggugulo. Kaya yun ang nangyari. Natay ko yung microphone niya. At pagtapos si Brother Jun Ray magsalita, saka ko pa siya i-on. O yan, nasalita na siya. Tapos yung salita naman niya, yung kanyang bira, mali na naman. Kaya sasagot na naman tayo dahil hindi tayo kakagat sa maling unawa. Oh. At sunod naman natin tatanong naman ngayong gabi. Move tayo dahil pagkatapos ito, messenger room naman tayo ulit. Ito naman tayo kay Brother Yor Balairos. Yor Balairos, good evening. Hello, Brother Yor Balairos. Mukha. Ayun. Yes, brilliant bro. Naririnig ba ako? Yes, naririnig ka bro. Go ahead. magandang gabi sa lahat. Napakasaya, no? Ayun yes. Lang nga, isipin lang natin na yung kagaya kay St. Agustin, pilit niyang ipasok yung kung ano ang Diyos ay yung bata na gumawa ng munting balon dun sa tabi ng dagat. Diba? Sabi niya, nasandukin ko yung tubig sa dagat, ipapasok ko dito sa sa aking balon. So para ganun na yung nangyari yun. Oh, tingnan mo yung ano. Ilalagay tayo sa kanilang maling mindset. Hindi tayo kakagat dyan. Kaya nga mali-mali yung kanilang mga naituro kasi nilalaro nila sa words. Di ba? Ngayon. Brother Yor, anong tanong mo, Brother Yor? Para nakalimutan. Tanong ko. Hindi, ito, kasi sa Easter sa season tayo, kasi may nasagupa ako dito. Yung folded napkin, nang ibig daw sabihin, yung folded napkin or yung linen yung sa tabi ni Jesus Christ, ay simbolo daw yun na siya ay magbabalik. But then, according to research, but then gusto ko lang bigyan ng emphasis ito dahil baka maraming makasagupa nito na maniniwala. So ano ba ang katayuan natin dito about dito sa tinupi na lino doon sa tabi ni Jesus Christ when he is resurrected? Kasi ang sabi daw, pag itong tinupi na lino ay sa tabi niya, ibig sabihin babalik siya. Yun ang binigay nilang meaning. So ano ba ang ma-expand natin dito para po sa ating mga taga-subaybay at taga-panood, Bro Jando? Okay, bigay natin pagsagot niyan kay Brother ano, Brother Angel. Yes, so ang kausap niyo po ba ibang sekta, kapatid? Yes, actually converted to born again yun eh. Oh, kaya pala. Sige, basahin po natin Juan 20:3-7. Ano yun, Brother Angel? Juan chapter 20 verse 3 to 7. 3 to 7 ang sabi ay ganito. So 1:20, sina Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng isa. Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan, ngunit hindi pumasok. Nakita niyang nakalagay doon ang mga telang lino. Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino. Next step sa 7, at ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus. Ang panyo ay hindi kasama ng mga telang lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Kung yun ang ayun ang sabi niya, no? Pero diyan, ano naman yan eh? Talagang literal na nangyari, no? So kaya nag-interpret lang yan, but actually, yan ang mga ebidensya, yan ang sinasabi kong physical evidence na totoo na buhay ating Panginoong Kristo. So kung sinasabi nila na yan ay tanda ng ano, magkakaroon sila ng Bible scholar. But for us, for the church, it's just it's a literal na talagang nabuhay siya. At yun ay, sabi nga, kung yun ay, kung maalala mo, sa Mateo 28:11-15, sabi doon, sabihin mo, ninakaw. Hanggang ngayon, sabi nila, ninakaw.
So actually that proves na paano ninakaw kung mismo yung damit niya ay naka-fold, no? Nasa magandang pagka-fold niya. And nasabi ko nung Sunday na ano ko yan, paano mo masasabing nga ninakaw eh yung magnanakaw ano eh hinubaran tapos inayos ay, ano napakanit naman ng magnanakaw na yon. So hanggang ngayon ganun po yung ano, but the church doesn't have any, wala naman tayong ibang ano diyan, literal naman na nangyari yon. Pero yung meaning nun, wala namang ibang mga meaning nun kasi literal lang talaga nangyari yon. That proves lang talaga na ano na muli siya nabuhay at nandun yung mga katrik groups po. Wala naman pong ibang meaning yun. Kung sino man magme-meaning nun ng iba, eh, sa kanila lang yun, kapatid. Aho, kasi yung sinasabi niya dito, bro, Angel, no, at sa lahat, that kailangan daw natin alamin yung kultura ng Hudyo, but then I found a explanation on that. Tinanong nga si Bro Romel Timbrovilla at saka si Bro Juban kung yung mga amo nila ay gumagawa ng ganun. So, but then under observation, wala namang ganun dahil sa panahon ni Jesucristo, hindi naman sila gumagamit ng napkin para ibang sign na kakain pa o babalik pa yung mga amo nila. So, but then, ito ay talagang ibang nililink nila yung pag yung mga lino dun sa sign na babalik ng ating Panginoon, but din klaro naman sinabi ng ating Panginoon na siya po ay babalik. So yun lang po siguro. Maraming salamat Bro Jando at sa lahat, Bro Angel, Bro Junway, sa lahat sa maraming salamat. Okay, thank you sa your Balairos. Bro Jando, bro. Yes, go ahead. Yes, nakita ko na yung gusto kong basahin kanina, bro. Di ba sabi niya kasi ba't tayo nangaral eh, wala pa tayong alam. No, ito yung sinabi ni Apostol na Pablo na hindi ko nakita agad yung verse. Sabi ni San Pablo, ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi, kapatid. Pagsikapan mo lang, napapanahon man o hindi, ang importante, nangaral ka sa salita ng Diyos in accordance to the teaching of the church, kapatid. No, himukin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Kapatid na caller ka ganina. Maraming salamat po dyan, do. Okay. At itagdag lang natin yun. Makikita mo sa mga, ano, no, sa mga sulpot na sekta. Dati rin, naalala ko yung, ano, si Brother Alvin Gitamundo nun. May kaano siya. Dating daan naman. May sinasabi lang na, ano, si Bro Alvin. Alam mo, maya-maya, bilang nagmura ng, ano, alam mo yung, biglang nagmumura sa debate. Yung kasama niya, hindi yung debater. Talagang as in bad words. So sabi ko, wala kasi nga sa kanila yung Bainian, walang sa kanila, no big deal sa kanila ang bad words. Hindi, ibig sabihin, makikita mo sa mga sulpot, yung hatred mo, nando ba yung kabanalan? So lahat ng nakikinig mo. Correct. Ni Crisyo dating daan, mayroon akong tinanong dun eh, may kabanalan ba kay Bro Eli? Hindi siya makasagot. Kasi sila totoo, no? Sasabi ko, palagay mo bro, ang mga pagmumura niya, gusto mo bang malaman, gusto mo bang maging ganun yung mga bata, yung mga anak mo? Hindi makasagot yung taga-dating daan. Basta sinasabi niya, pwede daw magmura. Pero sabi ko, yung bata, pag magmumura yung mga bata, nairinig yan. Gusto mo maging ganun ng ano, pasawa, mumurahin ka ng ano mo, ng anak mo? Bro, Angel, hindi makasagot. Sa kanila kasi Brother Angel, hindi pagmumura yung ano yung mga sinasabi nila. Yes. Ano pa yun, yung kaya, turo, but... Oh, hindi pagmumura yes. Sa kanila yung kaya sila nagaganon dahil hindi yung pagmumura sa kanila. In which, nasasagap ng mga bata, kaya pati yung mga bata, kapag may kausap na iba, eh, sa totoo, palamura yun. No, palamura talaga. Yung naman natin, napakaraming talata sa Biblia, yung mga masasamang salita. Sa salita tayo huhukuman eh. At contradict yun sa sinasabi sa Leviticus 19:1 and 2, 1 Peter chapter 1 verse 16 na be holy at mahinahon sa pananalita kapag ikaw ay nangangaral. But nakita mo, pagka makita mo na yung mga ano nila, kamalian nila, lumilitaw ang tunay na pagkatao ng mga sulpot na sekta. Walang kabanalan. Makikita mo pagka sila tatanong, magbabad words na yan. So ingat na po kayo, wag na kayong makikinig sa ibang sekta. Malalaman mo kung totoo sila na may kabanalan. Ayan, pag naipit sa tanong, sa mga ano,
magmumura na. Ayan po. Ingat po sa mga nagsulputang sekta. Ayan po. Okay, po. So move naman tayo sa next naman. Nandito ngayon sa ating messenger room si Agustin Talicer. Agustin. Okay. Ano, ikaw naman. Papasok ko naman si Babia. Oh, sige na, salita na. Mag-unmute ka na dyan. Salita ka na. Hoy. Mukhang inunahan yata ng kabab. Binanggit mo kasi pangalan ni Babia eh. Huwag mo kasi magigitin ng pangalan ni Babia para hindi unahan ng takot. Hoy, Agustin. Mag-unmute ka na, Agustin. Salita ka na. Oh, hindi na makaimik. Ayaw na yata umimik. Agustin, click mo yung unmute mo, Agustin. Mag-unmute ka na dyan sa ano mo, sa iyong microphone para marinig ka na namin. Alam ko naririnig, alam ko naririnig mo kami dahil naririnig ko yan sa headphone ko eh. Tingnan natin, ayan. Hala. O, naririnig ko nga. Eh ako tinabi tong headphone kanina dahil ang ingay niya kahit nagsumasagot ba rin dyan, ang ingay niya. Nilagay ko ito sa ilalim. Tinakpan ko pa. Oh, Brother Agustin, masasalita ka na ba? Ma, mamaya ma, kasi may mag-uusap dito, maya mo lang ako, sandali. Ha? May mga mag-uusap dito, maya mo lang, sandali. Sige, sa mga tanong mo. Huwag ka mag-ala, dahil sa tanong mo. Anong gusto mong itanong ngayon? Kasi may pagsubukan to eh. Sabi niya kasi challenge daw, challenge question. Sige, mabigay ka ng challenge question. Yung ano yung basahin mo yung mga ano mga team kami. Huwag mo kong babasahin. Magtanong ka diretso. Huwag mo kong babasahin. Sige na. Sige na, anong tanong mo? Hanggang sa mapunta ka na sa sabi mo sa akin next question yung hindi mo maisagot na ano yung walang hari na maglalakbay na may walang ka, na may kasamang ay sabi mo ano walang hari na maglalakbay na ano na ay hindi lahat ng hari na maglalakbay na may ka, na walang kasamang ay identity. Yes, yun sabi ko kanina, hindi lahat ng hari naglalakad may ayudante. Katunayan, si Kristo walang ayudante yun. Pangalawa, si Pangulong Ramon Magsaysay bilang presidente, hari ng Pilipinas yun. Pag yun naglakad, talagang walang ayudante yun. Kaya nga napapansin nila na sa Malacanang nagkakaroon ng putik yung sahig kasi nakapaalang si Pangulong Ramon Magsaysay, pumupunta sa bukid yan, nagtatanong yan. Pag meron siya mga ayudante, mahahalata siya ng mga, ano, ng mga magsasaka. Kaya wala siyang dalang ayudante, pangalawang example ko yan. Baka may alam yung mga kasama sa Kutubol Punto na isang hari, nilalaka, walang ayudante. Isa yun sa mga, dalawa na nabigay ko example ha, si Kristo at saka si Ramon Magsaysay. Oh, nasagot ko ng tanong mo, na hindi lahat ng hari, pag naglakad ng malayo, kailangan mayroong ayudante. Siguro ko ikaw maging hari, kailangan mo ng ayudante. Pero yung dalawang binanggit ko, minsan lang nagdadala ng ayudante. O, next question naman, bro. Ang ganunin mo, kumakarong. Ang karabila. Oh, sige. Nasagot ko na, ha? Huwag mo nang sabihin na nahirapan ako sa pagsagot. Huwag ka magsinungaling ng ganun, ha? Oh, sige. Buti na, document ka na. Ano yung next challenging question mo na sabi mo gusto mong bigyan ng kasagutan pero ba't ka nakikipagtalakayan? Sige, tanong mo na ulit. Sa may finger na lang kasi ang daming tao. Ay, dito. Pwede ka magsalita po. Huwag ka mga labro. Kaya ko naman patayin yung mikrobo. Baka ito magtanong eh. Dito kasi. Bro, may katanungan dito bro. Dalawa. Habang hindi man siya marami daw tao. At least lang natin itong katanungan bro. Sige na nga. Sige, go ahead. Ang una, ito si Sister MJ.
nung nakita ko yung nagbasa ako ngayon, may mga tanong. Sabi niya, saan to? Sabi niya, bro, yung tanong ko, may purgatory ba sa Greek at Hebrew? Bible? Mm. Yung kasing kahulugan, di ba sa atin bilangguan ng mga kaluluwa? Yes. Sa Greek at Hebrew, anong salita yun? Oh. Sa Greek, tingnan natin kung ano yung Greek ng unang ano. Tingnan mo bro, anong Greek nung ano, nung bilangguan ng mga espiritu? Walang Hebrew yun. Oh, sa, New Testament. Sa 319 yun ano. Ganito no, Sis NJ, purgatory kasi, kung ang tinatanong mo is ang term, Espanyol yan, hindi mo talaga makikita yung term na yan sa Greek at Hebrew. Oo. Pero yung concept, nandyan na yan. No? Teka lang. Yan. Yung concept, nandyan na. Sa Greek, Phyros yata, yung pagkakano ko nabasa ko sa yung sa ano? Greek internet niya? Catholic answer. Phyros sa Greek. Phyros kasi yung ano, yung purgatory meaning cleansing fire. Mm. So, apoy tagalinis na apoy na naglilinis. So, meron yan sa Greek syempre, pero hindi yung term ng purgatory ah. Pero yung state, meron yan sa Greek at sa Hebrew. Siyempre, hindi pa natin nabasa kung ano yan. Pero meron yan, siyempre. Kung term lang ang ipapaano mo, itatanong mo. Oh, no? So, pero yung term na purgatory per se, ano yan, sister? Yan ay Espanyol yan, kaya hindi yan mahanap sa Greek at Hebrew. Okay? So, another question din po dyan do. Baka si Bro Angel, makasagot nito si Bro Angel. Kasi about full life ang tanong eh. Sabi dito no ni Sister Emma. Bro, ano ba ang explanation ng Catholic Church about full life? May nagtanong sa akin, paano daw kung yung nanay ay mamamatay? Kaya dapat alisin ang bata sa tiyan niya. Ano daw ba ang pipiliin ko as full life ako? Paano ito sagutin bro? Thank you. Yung nagtanong, no religion daw. Tapos from atheist, but now naniniwala na siya na may Diyos. Oh, maganda po kasi ang itong katanungan pala ito galing sa isang hindi naniniwala ng Diyos pero ngayon naniniwala niya. Ang tanong lang niya bro dyan do, dahil pro-life tayo mga Katoliko, paano daw natin sasagutin yung katanungan na kung may isang nanay na nagbubuntis at dapat alisin yung bata sa tiyan niya, ano daw ba ang pipiliin? As pro-life, ano tayo? Pro-life tawag dyan? Mga pro-life tayo, alin ba ang uunahin? Yung bata dapat alisin o yung nanay? Brother Angel? May sitwasyon dating ganun na ano, napanood ko eh. Yung bang pagka hindi inalis yung bata, mamamatay yung nanay, tama? Tapos, pagka inalis mo yung bata, mabubuhay yung bata, mamamatay yung nanay. So, it's our choice actually, no? Mahirap anuhin yun. But why pro-life? Of course, tandaan po natin, why pro-life? Tandaan po natin, we're created in the image and likeness of God. So, ganun lang kasimple yun. So, ang Diyos nila lang tayo ayon sa kanyang wangis, sisters. So, napakalinaw nun. No? So, tayo talaga ay tapos ang templo natin ay templo ng Espiritu Santo. No? Ay, Bro Angel. Yes, bro. Hindi mo yata nakuha yung tanong. Ulitin yung tanong. Why we are pro-life muna, di ba? Hindi yan, bro. Ang tanong niya is... Ang tanong... basahin ko ulit. Ang pro-life? Yung nagtatanong, pro-life siya. Ngayon, may sitwasyon pro-life na... Hindi ito. May Ano ba ang explanation ng Catholic Church about pro-life? Yun na nga. Oo nga pala, tama. Ito pala yung unang tanong. Mali, dalawa pala ang tanong. Unang tanong niya, what is the explanation of the... of pro-life, and that's the Bible itself. It's talagang pinaliwanag niyan. Una-una, yung katawan natin ay templo ng Diyos. Tapos nga, from the Genesis pa lang, tayo wangis ng Diyos. So, that's one of the best answer niyan. Ang katawan natin, we're created in the image and likeness of God. First question. And the second question is, yung bata, alin ang pipiliin? Tama? Yung may sin. Yung nanay ay mamamatay, yes. Na dapat alisin ang bata sa tiyan niya.
ano daw ba ang pipiliin ko as pro-life? Paano ito sagutin? Salamat. Eh, kung mamamatay na nga yung nanay, of course, alisin mo yung bata kung isave mo man lang yung bata. So hindi, kung halimbawa, Bro Angel, may circumstances na tatanungin ka ng doktor, alin ba ang gusto mong mabuhay? Yung anak, yung bata, o yung nanay? Morning. Kasi may mga ganong circumstance as pro-life ano tayo, advocate, alin ang ating pipiliin? Yung nanay o yung anak, since tayo ang pinapipiliin ng doktor kung sino ang dapat mabuhay sa dalawa? Yung ano, mahirap siyang mahirap, no? If that my situation, no? Lahat naman tayo, no? Pareho mo mahal yung dalawa. Mahal mo yung asawa mo, mahal mo yung anak mo. But, napakahirap anuhin nun bilang tao, bro, no? Pro-life, of course. Pag sinabi yung pro-life, gusto mong mabuhay yung pareho. But yung pipili ka, sino mamamatay at sino bubuhayin? Medyo, siguro on that time, kailangan ko mag-decision. But now, medyo ano siya, bro, very challenging ang question na yan. Ikaw, sino pipili mo? Kasi actually, may narinig na akong sagot niyan dati, Bro Angel. Ang narinig kong sagot naman niyan, dalawa. Yung isa, sabi, yung bata daw, na kailangang mabigyan ng chance na makita yung mundo. Sabi nila o yung iba? Sabi yung isa sa nakita ko, isa sa narinig ko. Yung isa naman sa narinig ko naman, dahil yung bata, isa na pa lang yun eh. Bata pa lang. Bata pa lang. Oh, so, ano, yeah, pwede ba nang gumawa ng bagong bata? Pwede rin. Yun nga ang iniisip ko, no? Pero, this situation talaga, mahirap siya. Dati mayroon ako tawag niyan, bro, parang ang pinili niya yata yung ano, pero miraculously, pagka ano ng bata, nabuhay pa rin yung nanay. So, pinili nanay actually, gusto ko, sabi ng nanay, pinapili hindi yung tatay, yung nanay, gusto ko mabuhay yung anak ko para para makita niya mabuhay. For me, Bro Angel, no, hindi mo kailangan mamili. Hindi mo kailangan mamili. Dapat ang sagot mo sa doktor dyan, kung kaya mong buhayin ang dalawa, dok, buhayin mo. No, paano nga kung isa lang ang pwede mabuhay? Basta, buhayin mo yung dalawa, dok. Ayok mamili. Ala-ala, dok. Buhayin mo ang dalawa. Pag hindi kinaya, gawin nyo ang lahat na magagawa nyo, mananalangin ako sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Yun, maganda yun. Ayan. Hindi, okay. Yung nangyari dun sa ano, pinili niya. Ay, hindi nga, dok! Tapos biglang sisigawan kasi i-insist na ka natin. Hindi nga, dok, gusto ko mabuhay yung dalawa. Gagastos ako ng pera. Wala akong pakialam, maubos pera ko. Buhayin mo yung dalawa. Yun nga. Pagpapawisan yung doktor. Pili ng nanay, dok, sige, sacrifice ako yung anak ko, iluwal nyo kahit anong mangyari sa akin. Hindi mo dapat namili kasi kahirap. Yung nanay kasi siya yung mabuntis, di ba? Siya yung mga anak. Hindi yung tatay. So, sabi nyo sa pasyenteng nanay, yung mag-aano, mami, ano po yung gagawin natin? Mamimili, isa lang po mabubuhay dyan. It's either yung ikaw o yung ano, sino po ano. Ang pinili po nung nanay yung anak. Pero miraculously, siguro nga dahil si Lord talaga narinig niya yung ano niya, no? Yung talagang pagmamahal niya sa anak. Binuhay yung pareho, binuhay pa rin. So pagka-anak niya, buhay pareho. So that makes sense siguro kung magsasacrifice din ang nanay sa buhay, no? Buhay yun. Para sa anak niya, the possibility is pwede kayong mabuhay dalawa. So that's the possibility. Yes. Pero, for me, Bro Angel, no, ulitin ko yung sagot ko, hindi mo kailangan mamili kasi pro-life ka nga, ba't ka mamimili? No? Pero, ano man ang ipagkaloob ni God, then, kailangan mong tanggapin. No, sabi nga ni Hope, no, sa istorya ng kanyang buhay, sabi niya, ikaw ang nagbigay ng lahat, Panginoon, ikaw lang din ang may karapatang kumuha. So, yung doktor, yun lang ang tingin ng doktor. Pero kung gagamitin ng Diyos ang doktor para mabuhay ang dalawa, walang imposible sa Diyos. At I know maraming sirkumstansya na ang nangyari niyan, kahit sa Bible nga eh.
Namatay na nga eh, binuhay pa. How much more yung hindi pa namatay? No? Nung sinagalingan ni Panginoong Jesucristo yung bata, sabi niya, natutulog lang siya. Oh. Yung doktor kasi siyempre, as man, yun lang yung naabot nila eh. No? Lalo na pag doktor hindi naniniwala sa milagro. Wala talaga, yun lang talagang sasabihin nila. May mga doktor nga eh. May taning na buhay mo. O dahil sa lakas ng pananampalataya ng tinaningan. Uy, himala. O ano sabi ng doktor? Wala. Himala na lang yung milagro yung nangyari sa buhay mo. So, ano na lang siguro? No, yung bang tiwala. Yung hope natin, dapat doon natin ibigay iasa sa Diyos. Huwag sa doktor. No, kasi yung doktor, sila lang yung gaganap ng mga operasyon, no, magsasabi sa ating ano yung mga dapat gawin. Pero when it comes to life, Diyos po, sa Diyos tayo lalapit. Walang imposible sa Diyos. Okay, so yun na yun.